Oh, good morning. It's Wednesday. Good morning, beautiful people of the Philippines. So, ngayon, pumadyak muna tayo. Diba? Dito tayo sa... Galing tayo sa lumpiaan sa Balite. Nga pala, on today's content, kahapon, napadaan ako sa isang checkpoint dito sa Cavite. So, meron akong mga nakausap na naka-duty na ating mababait na police, mga law enforcement. Kasi meron tayong comment si Mark sa ating YouTube channel regarding yung inside waistband carry yung mga may firearms. So kahapon nakipagkwentuhan ako para magkaroon tayo ng konting idea galing mismo sa mga law enforcement. Kaya lang syempre bawal silang humarap sa camera dahil syempre protocol yan. So ito yung tinanong ko. Sabi ko, simulan muna natin checkpoint, halimbawa nakamotor. Ang tanong ko, sir, kailangan ba namin i-declare na meron tayong dalang firearm sa ating bag o nakalagay sa ating waistband? Ang sabi naman nung dalawang law enforcement na nakausap ko, mas maganda na i-declare mo na na meron kang dalang firearms kesa naman intayin mo pang makita bago mo sabihin, para kumbaga proper courtesy dun sa checkpoint na meron tayong dalang firearm. Yung firearm para less yung paghihinala nila kung illegal ba yan o baka may gagawin kang hindi maganda. Kasi wala ka naman dapat daw ikatakot dahil lisensyado naman. Una-una, lagi mo dapat dala. Tatlo yan. LTAP, firearm license, saka inyong PTC or yung permit to carry. So, mas maganda. Suggestion, ito yung sinuggest nung nakausap kong law enforcement. So, ito na yung tanong. Ang civilian ba is... pwedeng mag-carry ng barrel or firearms sa inside waistband, diba? So kasi merong nagke-carry na dala natin dun sa ating mga concealed carry bags, diba? So yan yung discussion na actually maraming ano yan eh, maraming ideas, maraming suggestions o ano ba tama, ano ba ang pwede. So, ito yung sinabi nung nandun sa checkpoint kahapon. Ayan. So, ayun, sabi ng law enforcement, pwede, according to them, pwedeng mag-carry ng inside waistband ang civilian, pero gagawa pa rin ako ng ibang video, mag-i-interview tayo ng iba pang law enforcement at mga civilian na gun owners kung paano sila mag-carry. Kasi yung iba ang sinasabi, may mga nakausap akong ibang mga kaibigan, pag naka-concealed carry holster ka sa bag, minsan siyempre pag hinold up ka, halimbawa naglalakad ka, nakamotor ka, ang unang kinukuha is yung ating mga bag, di ba? So merong ganong kwento. Unlike na ang firearm mo is tucked inside your waistband, nasa katawan mo. So medyo mas mahihirapan silang kuhanin. And natanong ko rin dun sa na-interview natin na law enforcement na policeman, sa likod kasi nung LTAP firearm license, wala namang nakalagay na hindi pwedeng mag-carry ang civilian sa inside waistband. Yun lang yung nabasa ko, ah. And then natanong ko rin sa kanila yon. Wala. Nakalagay lang doon yung RA 9165. So napakadami kasing rules doon sa RA 9165. So
Bottom line, basta concealed, walang printing, hindi mo sino-show off yung baril mo, hindi makikita ng ibang tao, kasi iba rin yung iisipin pag tayo yung civilian, nakatak, di ba? So baka makita ka rin ng pulis, kumbaga malagay ka pa ng konti sa alanganin or panghihinala kung bakit ka meron ganun, di ba? So ang suggestion nila, advice nila, be responsible. Pag mag-carry ka, is talagang itago mo concealed. Pag naka-t-shirt ka lang o polo, at least one size bigger dun sa katawan mo para talagang maluwag, walang babakat. And then pili po kayo ng pinakamagandang holster para sa inyo. Kumbaga para sa katawan nyo, kung saan ka komportable, sa yung manipis na hindi masyadong bubukol, di ba? So marami kasing holster, iba-iba yan. So yun ang advice nung dalawang pulis. Oh, thank you for watching. Ang tawag dito, sana nag-enjoy kayo. Yun naman short, ito naman short video lang. Kumbaga additional knowledge sa akin at siguro sa iba din ang makakapanood nito, na medyo wala kasing, sabi nga nila, endless topic yan eh, di ba? Na pag-uusapan yung inside waistband sa kayong holster, concealed carry bag, di ba? So bottom line is nasa preference nyo pa rin kung mas komportable kayo sa inside waistband or sa concealed carry holster bag, di ba? So saka isa pa, ang pinaka-importante is, di ba, be responsible. Dapat talaga hindi nakikita, walang printing, no showing off, di ba? So thank you very much. Psycho Patrick, nandito nga pala. Nagbisikleta lang ako ngayon, galing doon sa favorite nating lumpiaan sa Balite, di ba? Kay RB and Banjo. So, until the next video. Bye.